this good guys and welcome back dito sa aking YouTube channel. For today's video guys, ay i-share ko sa inyo yung other way of cooking our instant noodles. Or kung si Dr. Willie Ong ay tamang paraan sa pagluluto ng ating noodles. Pero bago natin umpisan yan guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel. At pindutin na rin yung ating notification bell dahil sigurado ako marami pa tayong mga videos na i-upload na siguradong may matututunan kayo. At kung nagustuhan mo rin itong video na ito, don't forget to give me a thumbs up. At i-share na rin guys para naman yung kaalaman ay malaman din ng iba nating mga kasama dyan. Alright, talking about noodles guys, ito siguro yung pinakamadaling pagkain na ating niluluto everyday sa ating mga tahanan or most especially ngayon tayo ay naka-quarantine dahil isa ito sa mga nilalaman ng mga relief goods na ibinibigay sa atin ng ating mga pamahalaan. Pero ingat-ingat lang guys sa ating pagkain ng noodles dahil pag ito'y nasobrahan natin ay nagkokos din ito ng masama sa ating katawan. At alam nyo ba guys, ayon kay Doc Willie Ong, sana kung tayo ay kakain ng noodles ay at least 2 beses lamang sa isang linggo. Dahil alam natin guys na ang noodles ay mataas yung sodium content nito o yung asin na pwedeng makasama sa ating katawan kapag ito ay ating nasobrahan. So, balik tayo sa other way of cooking our noodles para maging healthy pa ito guys. So, ang una nating gagawin ay magpakulo tayo ng tubig. So ito guys, nagpakulo lang tayo ng tubig. Hintayin lang natin siya na kukulo. Pakuluin lang natin siya ng saglit bago natin ilagay yung ating noodles. So ayan na nga guys, kumukulo na yung ating tubig. At pwede na natin ilagay yung ating noodles. Wait lang. So ilalagay na natin yung ating noodles. Ganyan lang siya dyan. Haluin lang natin. Ayan. So ito guys, parang tinatanggal natin yung dumikit na mga borax dito sa ating noodles. Tapos yung ibang chemical na pwedeng naihalo dito sa ating noodles. So, sigurado maninibago kayo dito guys dahil hindi ito yung natural way na pagluto natin ng noodles. Ang sa atin kasi kung yung unang tubig na pinagkuluan natin yun na yung nagiging sabaw natin. So sigurado sa inyo ngayon ay maraming pag napanood nyo ito ay maninibago kayo, pero okay rin siya guys. Pero kung gusto nating mas healthy yung noodles natin, pwede nating gawin ito, pero kung ayaw naman natin, okay lang. So at least ay sinishare ko lang guys yung nalaman ko rin na paraan ng pagluluto ng noodles. So ayan, pwede na to. Ayan, halo lang natin guys. Ganun ko lang. Ayan, so nag-iba na yung kulay ng ating tubig dito, yung sabaw niya medyo may yellow na siya. Okay, so pwede ko na siyang isalin.
Pwede na ito. Pwede ko na siyang isalin, guys, dito sa ating platito. Ayan. Tanggalin pa natin yung iba. Tapos ito, guys, ay itatapon na natin ito dahil hindi na natin kailangan. Kasi nandyan na naiwan yung borax at yung chemical, kung meron mang chemical. So, ganyan ho siya. So, itatapon natin yan. So, yun siya, guys. Itatapon natin. Then, ito, guys, gumamit ako ng electric kettle para mas madaling kumulo yung tubig. So, ready na to. Ilalagay ko na lang siya rito, guys. Yan. So, itong tubig na ito ngayon ay ito na yung magiging sabaw ng ating noodles. So, hintayin lang natin siya na kumulo. Pag kumulo na siya, pwede na natin ilagay itong noodles natin. At pwede na rin ilagay yung ating yan, ingredients, guys. So, ganyan, guys, yung other way of cooking noodles para maging healthy pa. Yung ating, maiwasan natin yung borax at other chemical na makain. Alright. Okay, pakukuluin lang natin to, guys. Then, ready to go na. Pwede nang kainin yung ating noodles. Okay, kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay yung ating noodles. Kumukulo lang natin. Yeah. Kung titignan ninyo, parang mas malinis siyang lutuin ngayon. Hindi ka gaya ng unang sabaw niya na medyo parang makulay siya. Ito, mas okay yung kanyang kulay. Yan, dito sa probinsya, nilalagyan namin yan ng malunggay pero hindi ako kumuha. Mas masarap pag may malunggay, minsan nilalagyan pa ng itlog. Ayun, guys, nilagay ko na rin yung seasoning niya. Ayan, halo-halo lang. Pwede na yan. So, ganyan lang siya, guys. Okay, so ganyan ho yung other way of cooking our noodles. A few moments later. Yeah, so ito na, guys, yung ating niluto na noodles in a new way. So, titikman natin ngayon. Siyempre, yung lasa noodles pa rin yung lasa niya. Pero ang napansin ko rito, guys, parang mas hindi ko ma-explain. Parang mas luminis lang siya. Yung noodles niya parang nawala yung parang lagkit. At parang mas pag kinain mo, parang smooth siyang kainin yung noodles. Subukan nyo, guys, para maranasan nyo rin. O, sige. Tatapusin ko lang to, guys, ha. Balikan ko kayo. Okay to. So, ayan na nga, guys. So, dito ko natatapusin yung ating video. Very short lang siya. Sana may natutunan tayo at maging healthy tayo sa ating buhay. God bless you, guys. Thank you sa panonood.